Praise the Lord. Okay. Praise the Lord. Shalom. Purihin ang ating Panginoon at sa mga oras na ito, muli sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo ay dudulog muli tayo sa ating pong pag-aaral. Amen. So, purihin ang ating Panginoon sa napakagandang pagkakataon. Diniyayaan niya tayo ng magandang panahon, ano? Kasi mostly every afternoon ay umuulan dito, no? At sa oras na ito ay napakaganda. Although na mayroong kaunting mga parang panakanakang parang uulan. Amen. But before that, sa pong mapagpalang gabi sa ating lahat, at dalangin ko po na sa ating pong pagtitipon ngayon ay muli ay ihatid sa atin ng ating Panginoon ang kanyang kapayapaan. Amen. At ang pagkakaisa sa Espiritu. Before we start, ay sumamba muna tayo sa ating Panginoon. Mawit po tayo. Lord, I thirst for you. Amen. Praise God. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. Glory, glory. Amen. Praise the Lord. Lord, I thirst for you. I long to be in your presence. My soul will wait on you. Father, draw me nearer. Draw me nearer to the beauty of your holiness. Lord, I thirst for you. Lord, I thirst for you. I long to be in your presence. My soul will wait on you. Father, draw me nearer. Draw to the beauty of your holiness. I will wait for you, Almighty God, in the beauty of your holiness. I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. Lord, I thirst for you. Lord, I thirst for you. I long to be in your your holiness.
in the beauty of your holy name. Amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Amen. So, purihin po ang ating Panginoon. Dadako po tayo ngayon sa ating pong Bible reading. Ang ating pong scripture reading ngayon ay sa 1 Peter chapter 1, verse 23. Okay? Tayo po ay sama-sama pong magbasa ng banal na kasulatan. 1 Peter chapter 1, verse 23, sabi pong ganito, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Praise God. At sabi po sa Tagalog, yamang ipinanganak kayong muli, hindi ka kung manalangin. Panandalian po tayong yumuko. Tingin po natin ang pagkilos ng kapangyarihan ng Panginoon, ng kanyang presensya. Mapagpala namin Diyos, sa mga oras na ito ay sama-sama kami nagpapasalamat sapagkat sa nakalipas po na araw at mga oras, Panginoon, ay nasusumpungan po namin palagian ng iyong pong proteksyon, maging ang mga bagay na sumasapat po sa aming pong kinabubuhay. Thank you, Lord, for providing our daily needs. Thank you, Lord, sa mga bagay na binibigay mo sa amin, including yung amin pong napakalaking pagpapala sa pamamagitan po ng amin pong sama-samang pag-aaral ng iyong mabuting balita, ng iyong pong mensahe sa huling kapanahunan. At narito, Panginoon, idinadalangin ko ang mga kapatid namin na ngayon naririto, nakasama po namin sa aming pong pananambahan, sa aming pong pag-aaral, at sila na mga naroon sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga lugar na nanonood po sa aming live streaming. Lord, I pray na extend mo po ang iyo pong biyaya sa bawat individual. Biyaya, Panginoon, na maging bukas ang aming mga puso sa mga kapahayagan mo. Sapagkat tunay nga, mapagpalang Diyos, na aming inaaring ganap na ang aming buhay ay nakatakda para sa iyong kapurihan at sa iyong karangalan. At kaya naman, Panginoon, tulungan mo kami na maging tama ang aming pong pananampalataya sa kapahayagan mo. Kaya Lord, i-bless mo po ang iyong lingkod. Patuloy mong muli na ipahid sa labi ng iyong alipin ang mga kapahayagan na magbibigay po sa amin ng karampatang pangunawa higit po sa mga bagay na iyo pong binubuksan sa huling kapanahunan. Lord, tanggalin mo po yung mga barrier. Hayaan mo, Panginoon, na kami po ay magkaisa sa pamamaraan ng iyong Santong Espiritu at kapahayagan mo. Dalangin ko na ma-meet po ang mga pangangailangan ng bawat individual sa kanila pong pang-araw-araw na lakbayin, pang-araw-araw po na mga hamon sa pamamagitan po at kapamaraanan ng iyong mapagpalang salita. Salamat po at muli sa iyo ang lahat ng karangalan, ang pinakamataas sa pagsambat pa sa salamat. In the name of the Lord Jesus Christ, amen and amen. Praise God. Okay, purihin po ang ating Panginoon sa panibagong pagpapatuloy ng ating pong talakayan. At ang ating pong topic ngayon ay binabaybay po natin the seed of God, no? O ang binhi ng Diyos. At ito po ay pangalawang yugto na, kwarto na po, last Wednesday ay naumpisahan po natin ito, no? Of course, subtitle po ay ang tinatawag na incorruptible seed o yung binhing hindi nasisira. Amen? At remember, mga kapatid sa Panginoon, isa sa mga pangunahin po na layunin ng Diyos sa huling panahon ay ang pananauli
sa lahat ng bagay. Amen? No? Pag sinabing pananauli sa lahat ng bagay, yung mga lapses, no? Yung mga nalampasan, no? Yung mga bagay na natabunan ng matagal na panahon. Amen? Kasi ito po ang napaka-importanting bagay na makita po natin na binubuksan ng ating Panginoon. Amen? So, kaya nga po, pag sinabing pananauli ng lahat ng bagay, yung sa English yung restoration, no? At bahagi po tayo dyan sa tinatawag po na restoration. Amen? At ang ating pong matibay na paninindigan sa mga bagay na ito ay dito po sa Malachi chapter 4, verse 5 and 6, no? So, makikita po natin na ang ating Panginoon ay magsusugo, no? At isusuguin niya po si Elijah, at siya po ay, kanyang category ay prophet. Amen? At ang propetang ito, ang siyang magpapanauli, no? Sa mga bagay na nawala, mga bagay na natabunan, mga bagay na kabuuhan ng plano at disenyo ng ating Panginoon. Amen. At ito daw po ay mangyayari, sabi nga nang, before the coming of the great, no? And dreadful day of the Lord. Amen. So, sabi po sa Malachi chapter 4 verse 5, sabi nga nun, bago daw po dumating, no, ang tinatawag daw po na dakila at ang kakilakilabot na araw ng Panginoon ay kanyang uutusan, aatasan si Elias, at mayroon po siyang taglay na mensahe. At ang mensaheng pong ito ay ang pagpapanauli, no, sa mga bagay na nawala o nawaglit dahil po sa pagpasok ng kasalanan, no, ng hamartia, no. At alam naman po natin yung pinaka-root, pinaka-ugat ng kasalanan ay ang unbelief, no. At isa sa mga bagay na papanumbalik, ipapanauli ng ating Panginoon ay ang tinatawag na believing, paniniwala. Amen? Kaya nga ang mensahe sa huling panahon o ang mensahero, sabi ganun ang kanyang theme song, only believe. Huh? Only believe. Of course, so, tandaan po natin, may dalawang panahon po yan, yung great at saka yung dreadful day, hindi po yun magkasama, kundi ito po ay merong pong tinatawag na dalawang panahon na dadaan. Amen? Bago daw po dumating, amen, great day of the Lord, which is the rapture. At pag sinabi pong dreadful day, ito po yung tinatawag na great tribulation. Amen? Kaya dalawang panahon po yan. And of course, yung pagpapanauli ng puso, no, ng ama sa kanyang anak at ang puso ng anak sa kanyang mga ama. At yung mga ama na tinutukoy, pina-address po dito sa Biblia ay hindi po ito yung literal na wangis ng ama, mga ama, no? Kundi ito po ay uma-address sa tinatawag na original na disenyo ng aral, no? Ang ating ama, ang ating pinaka-aral ay ang tinatawag na Pentecost. Amen? Yung tinatawag po na apostolic teaching, no? At ang apostolic teaching po na ito ay hindi po ito yung tinatawag na bahagi ng simbahan, no? O hindi po ito grupo, kundi ito po ay ang original na disenyo ng God ng aral niya. Amen? At mayroon pong tatawag na tatlong component, no? Ang pagpapanauli ng lahat ng bagay, of course, tandaan po natin, ito po ay nakatakda sa tinatawag na kaalaman, kaisipan o pangunawa sa kabuuhan ng kanyang salita. Amen? So, ano po yung component nito ng pagpapanauli?
sa lahat ng bagay. Unang-una po ay ang tinatawag na makilala po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen? So ito po yung Godhead na ating pong natalakay nung natapos po natin for how many, siguro mga or either mga 8 meetings po tayo, no? 8 Wednesday po tayo na nagkaroon po na tinatawag na pagbubulay sa patungkol po sa Godhead. Amen? At ngayon naman po yung pangalawa, no, yung ito po yung component number 1, yung pagkakakilala, no, sa tatawag po na pagiging Diyos ng ating Diyos. At ang pangalawa po, of course, yung tatawag na pagkilala po sa kung sino po tayo. Amen? So, importante niya, alalahanin po natin na yung tatawag po na Godhead, ito po yung nakita po natin, yung kanyang presentation, no? Yung kanyang preparation, presentation niya, okay? At ang kanya pong pagiging Diyos sa atin. Amen? And of course, matapos po natin nakilala ang ating Panginoon sa ating pong pinalakay na Godhead, ay ngayon po ay kinakailangan makilala po natin ang ating mga sarili bilang mga predestinado ng Panginoon. Amen? Okay, unang-una yung Godhead, pagkilala sa ating Diyos, yung pagiging Diyos ng ating Diyos. At pangalawa po ay ang makilala natin, ma-identify natin ang ating sarili bilang predestinado ng Panginoon. At ang pangalawa po, yung tinatawag na pagbubukas ng mystery. No? Yung mystery na ito. So kaya tatlo po ito, no? Pagkakaunawa sa ating Diyos, ibig sabihin, makikilala mo kung paano siya gumagawa at gumaganap sa bawat panahon. And of course, makilala mo ang sarili mo kasi kinakailangan makita mo ang sarili mo. Ano yon? Maunawaan mo kung ano yung tamang puso. Amen? Kasi kinakailangan makilala mo rin ang sarili mo bilang pinili ng ating Panginoon. Amen? Kasi, ulitin ko, pagka hindi na nakilala ng tao ang kanyang sarili, amen, bilang isa sa mga predestinado ng Panginoon, ay napakalabo po na magkaroon po siya ng tinatawag na full understanding. Amen po ba? Ibig sabihin sa kabuuan, sapagkat yung pagkilala sa sarili mo, dito po mag-work yung Holy Ghost kasi makikilala mo yung trabaho ng banal na Espiritu sa buhay mo. Amen? At yung tatawag nga po, yung pangatlo, tatawag po na pagbubukas ng mga mystery. Amen? Okay, praise God. Okay, so last Wednesday discussion po natin ay about po sa the children of the promise are counted for the seed. Amen? Yung mga anak lamang daw po sa pangako ang siyang mga mabibilang na mga binhi. Amen? O para po sa binhi. At ang i-highlights ko po na sabi, the seeds put in proper condition in a heart full of faith is make every promise live. Bring forth what is promised. So, yung napag-aralan po natin last Wednesday, yung kinakailangan na sa tama pong kondisyon, no? Merong pong preparation, yung lupa, no? Kasi yung binhi, nakaprepare na yan. Which is the word. Amen? So, yung tamang preparation ng ating mga puso, kaya nga kinakailangan, makilala mo ang sarili mo, no? Kaya nga, ang pinaka-objective ng ating pong tinatalakay ngayon ay to identify who us, no? Sino tayo, no? Saan? Sa pagkapili at pagkatawag ng ating Panginoon. Okay. At yung pangalawa po na i-highlight po natin sa last na topic po natin, yung the seed will never come up unless you got to plant it, no? Yung binhi daw po ay hindi daw po ito mabubuhay, hindi daw po ito magmamaterialize, hindi lalabas ang kanyang nature, yung uri, hanggat hindi mo ito itinatanim, no? At of course, sabi po dito, no,
When you sow a seed, you don't dig it every morning to see it up coming to pass. If you do, your seed will never come up. So ito po yung sana, ito po yung mga ilan lamang sa na talakay po natin, no? Na ano pong ibig sabihin ng pagdidig? Ito po yung tatawag na araw-araw nagda-doubt. Araw-araw may fear. Araw-araw ay nakakalimutan mo kung sino ka. No? Kaya kapatid, ito po yung ating mumpong natatalakay. Okay, so natalakay po natin ito, no? Ngayon po, dito po sa ating Bible reading, gusto ko po munang uulitin po sa inyo, mga kapatid sa Panginoon, yung ating pong Bible reading. Sabi po ganito, no? Hallelujah. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God. Praise God. Salamat sa napakayamang salita ng ating Panginoon. Dito po ay pinapaalala ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga alagad, no, ni Apostolo, ni Apostol Peter, na bilang mga ipinanganak na nga daw na muli. Amen. So, importanteng maunawaan mo na ang isang Kristiyano, bago may adapt sa'yo ang kabuuhan ng disenyo ng Diyos, you must experience that yung tinatawag po na born again Christian, no? At pag sinabing born again Christian ay kapanalig mo na o kasama mo ang presensya ng ating Panginoon o ang kanya pong Santong Espiritu. Amen. At pinapaalala daw po na tayo daw po ay ipinanganak o being born again. Tayo ipinanganak hindi saan? Sa binhing nasisira. Yeah? At alam naman po natin, pagsabing binhing nasisira, the result ay walang pakinabang po yung nagtanim. No? Pero nakikita po natin na sabi, tayo daw po ay bilang pinanganak na muli, hindi daw po sa binhing nasisira, kundi saan daw po, but of incorruptible, incorruptible by the word of God. Amen? So malinaw, sabi nga nun, ha, sa pamamagitan daw po, pinanganak daw po tayo sa pamamagitan daw po ng binhing hindi nasisira, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? So sa pamamagitan po, o sa kapamaraanan ng salita ng ating Panginoon. Sabi ganon, and which liveth and abideth forever, na siya daw po ang nabubuhay at namamalagi o nananatili. Amen. So, tandaan po natin, tayo po ay ang field ng Lord. Amen. Tayo po yung tinataniman ng binhi ng ating Panginoon. At pag sinabi pong binhi ng Lord, tandaan po natin, eh, meron po itong good result. Amen? Meron po itong magandang resulta at kapakipakinabang sa ating Panginoon. Okay, gusto ko po magbasa po ng quote ng ating pong propeta. At sabi pong ganito, no? Eternal life was always in you if you are a seed of God. Amen? Walang hanggang buhay daw po, eternal life daw po, ay laging nasa atin. No? Sabi mo yan, kung ang binhi daw ng Diyos, sabi nga na, if you are a seed of God, kung ikaw daw po ay binhi ng Diyos, ibig sabihin, bahagi po ng binhi ng Diyos. Amen. Remember, the Word, siya po yung binhi. Word. Amen. At tayo po ay sisidlan ng binhi. Okay. That the that predestinated seed is the eternal life. So yung predestinadong binhi daw po na ito ay ang eternal na buhay. Amen. Pag sinabing Brad na predestinado, naitakda ka. Naitalaga ka. No? At sabing predestinated before the foundation of the world, sabi nga na, no, ikaw po ay nabuo na sa kaisipan ng Diyos. Ikaw po ay nahayag na sa kaisipan ng ating Panginoon. Amen po ba?
at nagkaroon po na natawag na existence nang dumating po ang iyong panahon, no? Na pagkasilang, unang pagkasilang dito po sa tinatawag po na mundo. Amen? Tanda po natin, yung binhi na ito, yung pagkasilang sa atin, hindi po ito ang tinatawag na pakinabang, sapagkat ito po yung talukap lamang, no? Ito po yung talukap lamang po ng tinatawag na binhi. Amen? Sabi ganun, ang binhi ay ang salita. Amen? Kaya nga, sabi nga, you must be born again. Sapagkat yung palay, yung ipa, bagamat pag ito po ay nagkukulay ginto na, no? Pagka natatamaan po ng sikat ng araw, no? Yung wheat, di ba? Pag ito po ay malapit ng anihin, at ito po'y nasisinaga ng araw, yung ipa ng wheat ay napakagandang tingnan sapagkat ito po ay nagkukulay po ginto. No? Pero tandaan po natin, yung kulay ginto na ito na nasa labas, hindi po yun ang pakinabang. Ang original po na pakinabang ay ang nasa loob ng binhi. Amen? Amen. So, kaya kapag sa Panginoon, sabi ganun, ulitin ko, eternal life was always in you if you are a seed of God. That predestinated seed is the eternal life. That predestinated seed is God's imparted life to you. Yung predestinadong binhi ng Diyos na daw na yan ay ibinahagi na sa'yo. Diba? Amen? Sabi nga na, no, the predestinated seed is God's imparted life to you. Buhay na naibahagi ng Diyos sa iyo. Hallelujah! Amen? And every part of Himself as the source of life. Every part, bawat parte nito, bawat bahagi nito, ano yun? Yung bawat kabuuhan ng salita. Amen po ba? Sabi ganun, ito daw po yung source of life. Ito daw po yung pinagmumulan ng buhay. Amen? Amen? Kaya yung unang kapanganakan po natin dito, ito po yung tatawag na talukap lamang po ito. Amen? So, pero kaya nga, kapatid, na parang ito po ay mistulang Kristiyano sa huling kapanahonan, no? Pag malapit ng anihin, magmalapit na yung rapture, amen? Nagkukulay ginto na. Amen? Pag natisinaga ng araw, kasi yung araw, di ba? Yung S-U-N, palitan natin ng S-O-N. Di ba? Amen? Yung sunlight, no? Palitan natin yung sunlight. Amen? Na ito po yung sinag, yung radiance, no? Ng liwanag, no? Ng sun, no? Bigatan sun, no? Ay tumatama po sa seed. Amen? Na nakalabas. At habang tumatama po ang liwanag ng sun, S-O-N, no? Ay nagniningning at talaga pong nakakatuwang tignan ang malaginto nitong imahe. Amen? Sapagat nalalapit na po yung tatawag po na rapture o yung pag-agaw, pag-ani. Amen? Praise God! So, kaya nga po dito, no? That predestinated seed is God's imparted life to you. Amen? A very part of Himself as the source of life. At bawat bahagi ng kapahayagan, talata, mensahe, misteryo, unwritten word, lahat po yan ay may sangkap na nagtataglay ng buhay mo bilang piniling predestinado ng Panginoon. Kaya kapatid, ang yung paghahanda po natin ngayon ay sa pamamaraan po ng kapahayagan.
Sapagat yung paggawa ng mabuti, sabi sa Biblia, hindi po ito ang sumasangkap upang matagpuan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen? So, ibig sabihin, yung paggawa ng mabuti, Brother Dino, ay hindi ito magiging dahilan para sa atin pong tinatawag na kaligtasan. Amen? Amen. Sapagkat yung paggawa ng mabuti, ito daw po ay bunga lamang, no? Ng kabuuan, ng disenyo ng Diyos sa isang mananampalataya. Amen? Marami pong pilantropo, eh. Pilantropo, no? Marami pong mga mayayaman dyan na mapagkawang gawa. Amen po ba? Subalit, ang isa pong pagpapakawang gawa o pagkakawang gawa, kung ito po ay nakaugnay sa tamang kapahayagan, no? Kung ito po ay meron pong tatawag na in connection, tatawag na imparted source of life ng Panginoon, no? Ay ito po yung tatawag na mabibilang na kagalakan ng Diyos. Amen? Pag ang isang tao po na wala pong pagkilala o pangunawa sa ating Panginoon, o let's say yung mga goons, oh, gumagawa din sila ng mabuti, no? Sa kanilang kapwa. Kaya nga, meron nga yung tatawag na isang fairy tale doon na Robin Hood, no? Na ito daw po, ang isang mama na ito, ay gumagawa, nagnanakaw sa mga pinaglalakawan yung mga mayayaman at pinamamahagi sa mahihirap. So, ibig sabihin, ang nagagalak lang doon ay ang mga mahihirap at mga natutulungan. Amen? So, ito po yung tatawag na, ano, na discrepancy ng isang uri ng paggawa ng mabuti. May dalawa po itong portion. Amen? Yung paggawa ng mabuti na mayroong kang koneksyon sa mensahe ng ating Panginoon, ang ibig sabihin, gumagawa ka based sa kung ano yung naintindihan mo sa salita. Meron namang gumagawa ng mabuti based lamang sa gusto niya. No? Kasi maraming naglilingkod sa Panginoon, umaawit sa Diyos para lang masabing okay siya na magaling. Yeah? Ibig sabihin, para sumikat. Maraming ganyan sa panahon ngayon. No? Maraming magsasong number, magtatayo sa unahan para lamang po magpa-impress. Ha? Pero ulitin po natin, pag yung source of life na nandoon po sa tatawag na buhay na nakakoneksyon sa seed ng Panginoon, ito po ay maghahatid ng kagalakan sa Diyos. Amen? Okay. Remember, sabi ko noon, there is only one form of eternal life, and that is God. Amen? Meron lamang daw pong isang forma. Meron lang daw po isang hubog ng eternal na buhay. Ito daw po ay ang Diyos. Kaya importanteng makilala mo yung Diyos. Kaya nakilala po natin about sa Godhead. Diba? Therefore, sabi nga nun, as Paul said, the gift was always with you then. Okay? So, yung regalo, no? Yung gift, no? Yung gantimpala, o regalo po ito, nagaling sa ating Panginoon, sabi ganon, ay nasa inyo. The gift was always with you then, and God, by His quickening power, okay? Quickened to life. Ibig sabihin, sabi ganon, nagmamanifest ito. No? Yung quickening power ng ating Panginoon, yung bumubuhay na kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Quickened na siyang bumuhay. No? Saan? Sa eternal life na ito. Amen. So kaya, mga kapatid sa Panginoon, yung gift na sinasabi po dito ay gift of the Holy Ghost. Amen? At yung regalo ng banal na Espiritu Santo na ito, ito daw po ang pinagmumulan ng buhay.
Sapagkat yung regalong ito, ito yung ini-impart sa atin ng Panginoon upang maging pamantayan po natin, no? Para maging standard po natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Remember, kaya nga, sa pagsunod natin sa Panginoon, na hindi na po, unti-unti na po tayo lumalayo sa ating sariling pasya, sa ating sariling kalooban, sa ating sariling disenyo. Amen? Kaya ngayon, pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, ibig sabihin ay ipinapawalang halaga mo na yung mga bagay na ginagawa mo noong una. Kaya nga, abiding, ang pagsunod sa Panginoon, sa word ng Lord, kung nating pagsunod sa word ng Lord, Brad, mga kapatid, ano, ibig sabihin, hindi na, iniwawaglit mo na, inihihiwalay mo na sa kabuuhan ng iyong buhay ang sarili mong pasya. Amen? Amen. Sapagkat, yung pagsunod mo sa salita ng Panginoon, narito daw po yung source of life. Amen? Okay. At yung quickened life daw po natin, yung nabuhay daw po ito. Amen. Ito daw po ay ang buhay na walang hanggan. Amen? So, kinakailangan, meron pala, mga kapatid, na transformation. Yung predestinado, pagiging predestinado natin, ito po yung kategory natin lang ito. Titulo natin ito. Amen? Tayo po ay, ang titulo ng mga mananampalataya sa huling kapanahunan ay tinatawag na predestinado ng Panginoon. At bilang mga predestinado, kinakailangan meron tayong bagay na kinakailangang malaman at mayroong mga bagay na kinakailangang lumapat sa atin. Amen? O maging parte ng ating buhay. Sapagkat, sabi nga nga, you must be born again. Kaya yung buhay na nandito, yung una nating pagkabuhay sa sex birth, sabi nga nun, ito po ay mapaparam. Amen? Kinakailangan masalinan o malapatan ng buhay na nagmumula sa Diyos. Amen? Kaya, ang isang buhay ng Kristiyano na na-quicken, yung seed, no? Pag na-quicken ang seed, yung word, pag nabuhay yung word ng Panginoon sa buhay at sa puso ng mga mananampalataya, doon na sila sabi na ipinanganak na siyang muli. Yun na tawag na ipinanganak ka sa Espiritu ng Diyos. Amen? Nabuhay yung binhi, which is the Word. Amen? Amen? At ang Espiritu mo na dati na Espiritu galing po sa sanlibutan ay mapapalitan ng genuine spirit ng Panginoon. Yung tatawag na genuine Holy Ghost. Amen? At ang genuine Holy Ghost, ito po yung magre-reveal sa atin ng mga mystery at kapahayagan. And of course, ito po, mauunawaan natin yan sa bibig po ng mga predestinadong tinawag ng Panginoon as a fivefold ministry. At including yung tinatawag po na voice of the prophet for the final age. Yung tinig ng propeta sa huling panahong ito. Amen. So, ito po ito. So, may manifestation daw po. Pag sinasabing eternal life na na-impart sa atin, hindi lamang po ito magkakaroon lamang po ng manifestation yung eternal life pag ma-quicken, pag magkaroon na po ng buhay yung binhi, which is the Word. At pag nagkaroon ng buhay ang Word, magmamanifest po ito sa yung desisyon, sa yung pananalita,
sa kaisipan, sa pananaw mo sa buhay. Amen? Magbabago lahat, Brad. Yung mga sangkap na natutunan po natin galing po based sa physical na pagkatao po natin ay mapapalitan po ito ng mga sangkap na magpapakilala patungkol sa disenyo ng Diyos sa atin. Amen? Okay. Gusto ko pong magbasa ng isa pong talata, no? Sa scripture, 1 Corinthians chapter 15, verse 38. Okay. At bigyan ko po ito ng subtitle, no? Every seed bring forth of its kind. Ang bawat binhi ay lalabas o mailalarawan sa kanyang kalikasan. Amen. Kasi yung binhi kinakailangan, no? Mailabas ang tunay na uring nito. No? Kaya nga po, seed of God and seed of certain serpent. And serpent seed. God seed and serpent seed. Dalawa lang po yan. Amen po ba? Kasi doon pa lang, sinatabi ganyan, yung binhi mo, at ang binhi niya, laging maglalaban. So, ibig sabihin mga kapatid, pag sinabing yung binhi mo, sabi ng Panginoon, sa serpent, sa serpiente, yung binhi mo at ang binhi, laging maglalaban. So talagang may binhi siya rito. Tanggapin po natin ang katotohanan na meron pong serpent seed. At yung serpent seed na ito, nagtatrabaho po ito ngayon. May gampanin ito sa huling kapanahunan. At pinuproject po ng serpent seed yung larawan po ng kanyang magulang. Amen? At ano po yung mga major na trabaho o yung pinuproject ng mga serpiente, yung binhi ng serpiente. Ito, doubtness, pag-aalinlangan. Amen? Kaguluhan. No? Kaya sabi po sa John chapter 10, no? Verse 10, no? Oh, ang diablo, ang magnanako ay pumarito upang magnakaw, pumatay at manira, magwasak, no? So ito yung objectives ng devil. At nandito siya mismo sa mga simbahan. Wala siya sa labas, yung labas kanya na 'yan. Naniniwala ba kayo? Kasi ang subject ng pagkakaunawa sa salita ng Diyos sa simbahan, sa church. Amen? Kaya pinapasok niya yung simbahan sapagat gusto niyang manggulo. Gusto niyang mangwasak, manira. Ano yung sa pamamagitan ng mga maling aral? Kaya nga, di ba, may mga false prophet, false teachers, false pastor. So, nangyayari ito sa kapanahunan. No? Kaya malinaw po na kapatid sa Panginoon na sabi, every seed brings forth of its kind. Yung bawat binhi, sabi nga noon, ay lalabas ang tunay na uri nito. Kaya kung may binhi ang Diyos, may binhi din ang serpiente. No? O, kayong lahi ng ulupong, sabi ng Panginoon, kausap niya mga Israel, mga Pariseo, Sadiseo. Brad, di ba? Israel yun. Sino ba yung Israel? Di ba? Chosen nation of the Lord. Pero yung nation niya yan, it is Jacob. Si Jacob yun eh. Di ba? Lahi ni Jacob yung 12 tribes of Israel. Amen? Pero hindi ang buong Israel ay ililigtas. Ano mo ba kayo? Dahil pag dumating po yung pinakahuli, yung Pip Elijah, which is Moses and Elijah, ang trabaho ng Pip and Last Elijah upang i-quicken itong 12 tribes na ito. And each tribes
meron lamang po 12,000 persons each tribe. Kaya nga po, to quicken the 144,000 Jew. Israel po ito. Amen? Pero doon pa lang, sa panahon pa lamang po ni Elohim na nagkatawang tao sa katapamamagitan ni Jesus, which is the Son of God, tignan po natin, pinapakita ng Panginoon kung sino yung kausap niya. Sabi ganun, you vipers, kayo mga lahi ng ulupong. Amen? O sabi ulupong, ito yung mga serpente. Di ba? Snakes. Amen? At minention pa roon. At sinabi pa doon yung ginagawa. No? No? Ang ama ninyo'y mamamatay tao nung una pa man. Di ba? Ang inyong ama'y mamamatay tao nung una pa man. So, pinapakita po dito ni Jesus Christ, kausap niya bahagi ng Israel po ito. At hindi lang bahagi, basta-basta bahagi, kundi mga guro, mga teacher of the law. Amen? Pero sinabihan niya, kita ng Panginoon kung ano yung espiritu ng mga yun. Sabi nga nun, you vipers, kayong lahi ng mga ulupong. Hello? Ang inyong ama'y mamamatay tao noong pamanguna. Tanong ko sa inyo, sino yung mamamatay tao noong una? Ah, sino? Ha? Si Cain, di ba? Si Cain. Mamamatay noong tao noong una. Sino yun? Pinatay niya yung kapatid niya. Di ba? Kaya yung first na pagpaslang. Kaya sabi niyo, ang inyong ama'y mamamatay tao noong pamanguna. Kaya itong si Cain, maganda, may topic natin to next, yung natawag na, serpent sin, ano? No? No? The original sin, maganda po ito yung topic para mas maintindihan ng marami. Kasi marami pong under delusion ng kaaway. No? Na hindi naiintindihan kung bakit sinasabi ito ng Panginoon sa pamamagitan ng mga talinhaga, parabola, na merong mesid. Mesid po yung serpiente. Kaya sabi, kayong lahi ng kayong mga lahi ng ulupong. Ang inyong ama'y mamamatay tao noong pamanguna, at ang unang pumatay, noong unang-una, sino? Si Cain. Pero minensyon na ulupong. At sinabi pa, hitinugtong pa doon ang sabing ganun, kung siya ay nagsisinungaling, likas sa kanya ang pagsisinungaling sapagat siya ay ama ng kasinungalingan. Ang sinabi niyo doon, ang inyong ama, mamamatay tao, sinungaling. Sino yung nagsinungaling? Nung una, si Cain. Anong ginawang pagsisinungaling? Tinanong siya ng God, ni Elohim, Cain, nasa ng kapatid mo, na si Abel? Anong sabi po ni Cain? Malay ko, ako ba'y caretaker ng aking kapatid? But that time, that very moment, pinaslang niya na ang kanyang kapatid na si Abel. Nagsinungaling siya sa harap ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Sumisigaw ang dugo na yung kapatid sa lupa. Kaya sabi ng ating Panginoon, ni Elohim, si Jesus, ni Jesus, kayong lahi ng ulupong, ang inyong ama'y mamamatay tao noong pamanguna, idinugtong, kung siya'y nagsisinungaling, likas sa kanya ang pagkakapagsinungaling sa bahat, siya ay ama ng kasinungalingan. Ngayon kapatid, may nangyari sa Garden of Eden. Papahapyawan ko lang kayo. At hindi lamang yan. Sinabi sa Biblia, di katulad ni Cain na siya'y sama-sama. E sabi, ang sabi po sa ating
binabasa dito, every seed bring forth of its kind. Ang bawat binhi ay lalabas ang kanyang tunay na uri. Okay, let's read this Bible reading. 1 Corinthians chapter 15, verse 38. But God giveth it a body as it hath pleased Him. And to every seed His own body. Sabi po sa Tagalog, datapot ang Diyos ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kanyang minagaling. At sa bawat binhi ay ang sariling katawan. So, meron kanya-kanyang designated form. Each seeds, ang bawat binhi, meron ito talagang kanya-kanyang disenyo. Meron na itong pag sinabing seed, merong pinagmulan ito. Hindi ito naging binhi basta-basta. Amen? May pinagmulan ito. May historical event ito na naganap. Amen. So kaya, but God giveth it a body as it has pleased Him. So, binigyan niya ito ng kanya-kanyang uri ng katawan at ito daw po ay nagpapagalak sa Diyos. And to every seed, His own body. At sa bawat binhi ay meron itong tatawag na kanya-kanyang katawan. Maaring ito po ay vine o yung baging na gumagapang. Maaring ito yung tatawag na tree, puno, no? No? Kung anong-anong uri ng binhi, meron yan. Lilitaw at lilitaw dyan. Amen? Okay, let me read a quote. At ang title po, it wasn't so from the beginning. Ito po ay naipangaral po ng ating propeta sa uling kapanahunan, 1960. Hindi pa rin tayo tao. No? 67 ako. Okay, sabi po ganito, God said, let every seed bring forth of its kind. Every seed of its kind. And if you cause that seed up, it settle it. And if, sabi, it cannot go further. Hindi na ito mababago pa, hindi na ito lalampas pa sa kung ano ang uri nito. Amen? Yun na yun. Fixed. Period. It goes right back to its original again. Babalik ito sa kung ano yung kanyang pinagmulan, original niyang pinagmulan na binhi. So, yung isang binhi, para mauwi ito sa panibagong binhi, kinakailangan niyang mag-manifest. Kinakailangan niyang tumubo. Diba? Yung puno ng mangga, para mapakinabangan mo yung mangga, kinakailangan itanim mo para mapalabas uli yung pagiging puno o seed o yung tatawag yung buto ng mangga. Amen? Pero yung isang, tingin, ito yung maganda, yung isang buto ng mangga, pag yan ay itinanim at namunga yan, nabuhay, sa loob lamang ng almost 5 years, right? Meron ngayon mga ano, no? 5 years, mapapakinabangan mo na. Andiyo ba kayo? Pero sa pag napakinabangan mo, yung isang binhi, yung isang butil na mangga na ito, ay, ang daming kapalit nito. Ah, maraming kapalit yan, sister. At nadidistribute yan, ha? Pagka kumain ka, no? Pag pinitas, kinain, siyempre, iuwi sa bahay. No? Tapos kakainin doon. Di meron na naman panibago doon. Tapos, itatanim nila. Ganun din, meron naman kukuha. Dadalhin sa ibang lugar, kakainin, tatanim din. So, magbubunga.
dadami at dadami, magmamaterialize. Ito po itatawag gaya po, mapiplease natin ang Lord. Hindi dahil sa atin ha, mapiplease natin ang Lord, hindi dahil sa atin, kundi sa Kanya ding mismong uri ng binhi na ibinigay sa atin. Kasi ang pinoproject po natin dito, inaalis natin ang ating sarili. Ipinapakita lamang po natin kung ano yung ginagawang trabaho ng Diyos sa ating sarili. Ginawa tayo ng Panginoon, hindi para sa ating sarili, para ma-project natin ang kabuuhan niya sa ating sarili. Para maiwangis niya, mailarawan niya kung sino siya sa ating sarili. Hindi para maipakita kung ano ang runong ng isang tao. Naging Kristiyano ka, hindi para ipakita kung ano yung dunong ng isang tao, kung ano, kung saan siya party. No? Hindi para sumikat, para magaling kumanta, talented ka, gifted sa pag-awit. Hindi. Kasi iba, sad to say, talagang totoo yan, no? No, mga kapatid, ano? Pag-perform, kakanta ng ano, sa unahan, Christian song, no? Para lang, Brad, para hangaan, dahil wow, ang ganda naman ng boses. Ha? Di ba? May mga ganyan. Pero makikilala mo ang tunay na Kristiyano. Kasi ang tunay na Kristiyano, walang hangaring para ipakita yung sarili niya. Ano man pong category, gift meron siya. Maganda man siya, magaling man siya umawit, magaling man siya sa instrument, magaling man siya magturo, magaling man siya sa mga bagay na may bahagi ng gift ng Panginoon. Hindi to project your knowledge, not to project your ability, kundi pinoproject mo sa pagsaserve natin sa Panginoon, pinoproject mo yung kabuuhan ng God, hindi ikaw. Kaya nga, sabi, ang nakay Kristo, isa ng bagong nilalang. At yung bagong nilalang, hindi ikaw yun. Yun ay ang nilalang at bahagi ni Kristo. Amen. Di ba? Kaya, ayun nga ang problema eh, no? Sa ating panahon, pag natuto sa Bible, sa message, o ano man, no? Pinapangalandakan na sila yung marunong, sila yung magaling, hindi ganyan mga kapatid. Kinakailangan ma-project sa ating buhay yung kabuuhan ng mensahe. Kaya nga tayo po is, we are the light of the world. But remember, tayo daw po, sabi ng prophet, tayo daw po ay putulang buwan lamang. Yung buwan, Brad, walang liwanag yung buwan. Walang liwanag yung buwan. Humihiram lang ng liwanag yung buwan sa araw. S-U-N. Pero, ipinakita ng prophet na yung sun, hindi yung S-U-N, kundi S-O-N. Capital S-O-N. No? No? Yung liwanag ng S-O-N, binabahagi po saan? Binabahagi po sa buwan. At yung buwan, sabi ng prophet, ito po yung bride ng Panginoon. At nagre-reflect yung liwanag ng S-O-N, ng bridegroom ni Jesus Christ sa bride. At ito ang nakikita natin sa tuwing tayo po ay sasapit ng gabi. I remember when I was child, meron po kaming ginagawa, pag pray po kami sa gabi, meron kaming time na magtagu-taguan. At tinitsempuhan po namin pag maliwanag yung buwan. At sa pamamagitan ng maliwanag na buwan na yan, nakikita namin yung mga nagtatago sa mga sagingan, nagtatago sa mga bato, sa mga halaman. Pong! Diba? Sa tulong ng liwanag ng buwan.
So, makakagawa tayo, nakakagawa tayo ng activities natin under the light of the moon. No? At yan po ang napoproject sa atin. No? Yung same light, yung kaparehas na liwanag. Amen? Na galing po sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Ito po yung kinakailangan na parehas na liwanag na sa atin. Kasi hindi po pwede na sabihin natin Kristiyano tayo tapos iba yung attitude natin. Hindi iliwanag ni Kristo ang pinakinimpart natin. Binabahagi natin, hindi. Di ba? Amen. Kaya mas maganda po talaga gumawa tayo ng walang nakakita. Amen? 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 Hindi mo na kailangan ba na, ano, na magpakita sa mga tao na pupunta ka sa isang lugar para manalangin? Eh, hindi. Kasi, sabi ng Lord yan eh, iwasan niya yung mga pagtayo sa mga pintuan ng mga panulukan at nananalangin para ipakita na kayo nananalangin. Hindi po ganun. Kahit sa isang napakasikip na lugar ng yung room, ipanalangin mo yung isang bagay o yung bansa natin, yung lugar po natin, presidente natin, mayor natin, municipality natin, mga barangay chairman po natin, ipanalangin natin. That's the best way. Not, hindi para ipakita na kasi ipinuproject po natin yung tinatawag po na kabuuhan ng liwanag, which is yung kabuuhan ng salita. Amen. Sometimes may mga bagay na kinakailangan tumayo sa panulukan para manalangin kung hinihingi ng pagkakataon. Ayan po ba? At make it sure na ito po ay kagustuhan ng Diyos, hindi kagustuhan lamang ng isang tao. Amen. Okay. Praise God. So, sabi nga, no? But God, okay. Hallelujah. Quotation po tayo. Let every seed bring forth of its kind, every seed of its kind. And if you cross the seed up, it settles it. It cannot be further. It goes right back to its original again. Amen? I'm so glad that I believe that God planted a Holy Ghost seed on the day of Pentecost. Eh, natutuwa daw siya dahil daw po ang ating Panginoon ay nagtanim ng binhi ng Holy Ghost, Banal na Espiritu Santo, no? No? Sa araw po ng Pentecost. Ano po ito? Yung tinatawag po na yung nagkaroon po ng revival sa Acts chapter 2. Day of Pentecost. Amen? Doon siya nagtanim. Pero the problem is that the hybrid into denomination. Na hybrid na daw po ito ng denomination. No? Parang nahaluan daw po ito ng denomination. Yung itinanim na Holy Ghost, yung nangyari na ganap sa Acts chapter 2. No? Na naitanim yung Holy Ghost, which is God in us. Amen? Naglakbay ng panahon. At yung panahon ng pagtatanim ng Panginoon, ng binhi ng Holy Ghost, ay na-hybrid. Nahaluan. Amen? Sa pamamagitan at kapamarahan ng denominasyon. But, sabi, after a while, it's going back to its original again. This is the good news. So, pinirmit ng Panginoon, permissive will ng Panginoon, na yung unang mga original na aral, ay mahaluan. Hindi para po maging unfair ang Diyos upang mas umiral ang representasyon ng kanyang pagiging Diyos. Amen? Why?
sapagkat sa pamamagitan po ng paglabas at paglitaw ng iba't ibang uri ng denominasyonal na sistema, pamamaraan, di man denominasyonal na tradisyong mga aral, ay napatunayan na maraming mali ang tao. Nailabas, nailarawan ang mga pagkukulang ng mga tao. But the good news is, nagtalaga ang Diyos ng tatawag na restoration o yung pagpapanauli. Amen po ba? Sabi ng ating mensahero, I'm so glad that I believe that God planted a Holy Ghost seed on the day of Pentecost that hybrid into denomination. But after a while, it's going back to its original again. Back to the real Holy Ghost. Back to the gospel message. Back to Acts chapter 2 again. Back to the formula. Back to where it began at. Babalik, sabi ganun, sa kung saan siya nagmula. Amen, sister? Reglo? So, kaya ito tayo ngayon, pinapanumbalik tayo ng Diyos, pinapanauli tayo ng Diyos sa pamamaraan ng kanyang kapahayagan. Amen? Huwag kang mag-alala kung may karamdaman ka, kung wala kang pera. Hindi yan matatapos yung plano ng Diyos sa buhay mo. Nothing to worry about. Hindi matatapos sa anumang problema o sa hinanakit, pagsubok, persecution, ang buhay mo. Hindi dyan matatapos, hindi dyan matutuldo. Dahil ang ending ng buhay ng isang Kristiyano ay ang paglapat ng orihinal na disenyo ng Diyos sa iyo. Amen. Amen. So kaya nga, no, every seed bring forth of its kind. Amen? So, purihin po ang ating Panginoon. So, sa pagkakataong ito, ay gusto ko po munang isara ang ating pong pag-aaral upang mabigyan po natin ito ng panibagong serye sa dalating po na panibagong Miyerkules. Amen? So, salamat po sa ating Panginoon at dalangin ko po na ang mga kapahayagan po ngayon ay sama-sama po tayong makinabang. Amen? Na uulitin ko po sa inyo, mga kapatid, ako po mismo na alipin ng Panginoon ay nakikinabang lamang po ako, no? Sa kapahayagan ng ating Panginoon, no? Wala po akong bahagi dito. Amen? Yo, at yung mga naipopost po natin sa mga group, no? Mga group na umaabot po ng almost 200 na mga parang nagme-mention, no? Doon po doon, yun po ay isa rin po ako sa nakikinabang doon. Amen? At naipopost po ito, ulitin po natin itong aral po ito, na mga naipopost po natin, mga kapatid, yan po ay meron pong eksaktong tao na dapat po na malapatan ng salitang yun. Amen? Sapagkat yung mga naipopost po natin, hindi po yan galing sa ano pa mang kapamaraanan, kundi yan po ay galing po mismo sa kaisipan ng Diyos na pinapadaan lamang po sa ating lahat. Amen? And I'm so glad na marami po tayo, hindi lamang po tayo, kundi marami po tayong mga kapatid na mga anti-message believer, no, na nakakapag-live streaming, and I am so happy at I am praising the Lord for that, no, sapagkat ito po yung katunayan na sabi ganun, sabi sa Bible, kinakailangan maipangaral muna sa buong mundo, ah, ang ebanghelyo, ito yun eh, no, bago dumating ang wakas. So kaya ginamit na ng pagkakataong ito, ginamit na po sa panahong ito, ginamit na po yung internet
ginamit na po yung social media, yung ganito pong mga live streaming, para po maabot, no, ng mga kaukulang mensahe ang bawat predestinado ng ating Panginoon. Kaya sabi nga nun, no, every part of it, sabi nga nun, no, sabi nga nun, ito daw po ay buhay. Amen. Bawat bahagi ng mensahe, no, ay lumalapat ito, dumudugtong ito. Pero kinakailangan, alam po ang posisyon. Right positioning. Amen. So salamat po sa ating Panginoon. At purihin po ang Diyos. Tayo po ay dadako po sa pananalangin. Hingin po natin ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa atin sa pamamaraan ng kanyang mga salita. At aminin po natin na wala po tayong magagawa kundi ang patuloy po na gumawa sa kapahayagan, kapamaraanan ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, sa iyong makapangyarihang pangalan, muli kami ay dumadako sa iyong trono ng biyaya at habag upang ipagpasalamat sa iyo yung bawat bahagi na naipahayag sa aming pong maikling sandali ng pagtitipon. Dalangin ko, Panginoon, na ang bawat mga kapatid na naabot ng tinig na ito ay nagkaroon, Panginoon, ng kapangyarihan na mailapat sa kanilang pananampalataya, Panginoon, at mailarawan, O Diyos, ito pong inyong plano sa amin na mailarawan ko, Lord, ang kabuuhan ng iyo pong plano, disenyo ng kapahayagan mo sa aming mga buhay. Kaya sa panahong pagkakataong ito, dalangin ko yung mga kapatid na may mga karamdaman, Diyos, sila na mga umaasa lamang sa iyo po, Panginoon, kong tulong, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na higit na makapangyarihan ang kapahayagan mo, ang salita mo, ang presensya mo, Panginoon. Higit na makapangyarihan ang salita mo sa kaysa sa mga produkto ng mga tao sa mga kaalaman at kaisipan ng siyensya. Kaya I pray, Lord, na inyo pong i-bless ang mga kapatid na may mga karamdaman na hindi na po hahatumpo sa pagpunta sa mga hospital, Panginoon, sapagkat inyo pong binahagi na ang hospital ay hindi po kalooban, ito po ay hindi mo kalooban, sapagkat, Panginoon, ang iyong mga anak ay nabubuhay po sa pananampalataya. At ang mga anak mo, Panginoon, ay napapakilos ang kapangyarihan, kakayanan ng iyong salita at ang kakayanan ng iyong pagiging Diyos sa amin bilang Jehovah Rapha, ang Diyos ng kagalingan at manggagamot. Lord, i-bless mo po at abutin, Panginoon, yung mga kapatid namin ito. Sila na may mga karamdaman, sila na mga nasa iba yung dagat, Panginoon, sila na mayroong pong mga adalahanin sa buhay. Lord, i-impart mo po yung peace, kapayapaang nagmumula sa iyo, sapagat kayo po ay ang kabuuhan ng kapayapaan na aming kailangan. Pagpalain, pagkaisahin po kaming lahat. At dalangin ko, Panginoon, na nawa ay isangkap mo po sa amin ang mga bagay na magpupuno po at magpapalabas ng aming pong tunay na kaanyuan mula po sa iyo pong kaisipan. Salamat po, mapagpalang Diyos, muli sa iyo po ang buong karangalan, pasasalamat at pagsamba. Sa iyong makapangyarihang pangalan po lamang, Lord Jesus Christ. Amen and amen. Pagpalain po na natin, Panginoon, at samahan po tayo ng Diyos sa mga nalalabi po nating buhay.